And alam niyo, kwento ko sa inyo yung nangyari sa akin with my daughter the other night while we were working sa kanyang homework. And so, nakikipag-usap siya dun sa friend niya. Halos buong araw magkausap sila. Tapos nung gabi, nung tinetext niya na yung kaibigan niya, hindi na siya sumasagot. Tapos nag-try uli siya i-text maraming beses, hindi talaga sumasagot until sabi niya sa akin, Mom, why is she not answering me now? And then I had to check her phone. Tapos tinignan ko, may nakalagay doon na active, she's on active block. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. So sabi ko sa ano ko, baka binlock ka niya. Tapos wala, nakatingin lang siya sa akin. Tapos tinignan niya yung phone. Tapos nakita niya na nakalagay talaga doon yung ano, yung block. Tapos, of course, hindi ko alam kung sasabihin ko. I don't know if she's actually feeling bad or feeling sad dahil nakalagay doon talaga na block. Tapos sabi ko sa kanya, I think she blocked you. Alam mo, tumawa lang yung anak ko. Sabi niya sa akin, Mom, I don't think she would do that. I know her. But sabi ko sa kanya, obviously, she blocked you dahil wala nang ano eh, wala nang communication. Tapos hindi na siya sumasagot sa mga texts mo, di ba? Alam niyo, sabi lang ng anak ko sa akin, Mom, siguro na-block niya ako on accident. Hindi niya sinasadya na i-block ako. Because I don't think she would do that. Alam mo, tinanong ko yung ano ko, are you mad na binlock ka niya? Sabi niya, no, I'm not mad. Because I don't even know the reason why she blocked me. But I can believe that she blocked me. Yun ang sabi niya sa akin. But we don't really know why. And I feel na she blocked me on accident. Yun talaga yung sabi ng ano ko. And you know what? I learned so much from that response from my 11-year-old daughter. Nagulat talaga ako nung sinabi niya yun sa akin. Kasi ako as a parent, parang sabi ko, binlock ka niya, i-block mo rin siya. O diba? Parang ganun ka eh. Diba ganun tayo minsan? O binlock mo ko, i-block din kita. Sino ka naman para i-block ako? But I really like how she responded. Sabi niya na, hindi nga natin alam bakit niya ako binlock eh, diba? Baka naman may ibang reason bakit ako naka-block. And then sabi niya, and I don't think she would actually do it because I know her. And that, sabi niya, siguro binlock niya ako, but I feel na accident lang yun. Kasi ang dali naman, diba, na i-block ka niya. Mali mo, iba pala yung gusto niyang i-block, tas ako yung na-block niya. Sabi ko na lang sa sarili ko, sana all, sana ganon palagi yung tao, diba, na kapag hindi natin naiintindihan yung nangyayari from the other side, parang hindi agad tayo nag-iisip ng masama. Diba tayong tipong, oh, hindi mo ako kinikibo, o hindi rin kita kikibuin, o binlock mo ako, i-block na rin kita. Sino ka naman, diba? Parang, ang kapal na mukha mo na i-block ako, ikaw pa talaga mag-block sa akin. Diba minsan ganyan yung attitude natin? Honestly, ganyan ako minsan. Kahit hindi ko naiintindihan, parang, sige, galit ka sa akin, galit din ako sa'yo. Diba? Parang, pero that was then. Ngayon, parang nag-iba na. And like I said, I learned so much from that response for my daughter. And I wish na kaya ko yung ganung ugali. Na pag may ginawang hindi maganda sa akin yung tao, sabihin ko lang, siguro she's just going through some rough times. Siguro may pinagdadaanan lang talaga siya, kaya siya tahimik. Siguro hindi lang talaga maganda yung mood niya, kaya ganun. Or minsan, di ba, galit ka sa boss mo. Parang hindi mo alam bakit ang init-init ng ulo niya sa'yo. Basta na lang pumasok sa work, tapos basta na lang ang init ng ulo, ganyan-ganyan. Pero you know what? We have to realize that these people are also human. Baka nga naman may pinagdadaanan lang din. Hindi natin alam. Who knows, di ba? There's so many things na hindi natin alam. Na hindi porke hindi ka na niya tinetext, ibig sabihin galit na siya sa'yo. Hindi porke hindi siya nagre-reply sa'yo, or na-block ka niya, baka naman accident nga lang, hindi niya sinasadya, tapos nag-iisip agad tayo ng masama. Diba, ganyan-ganyan yung mga mag-jowa eh, mga nagtitext. Hindi mo ako tinitext 3 hours na, ang tagal-tagal ko naghihintay ng reply sa'yo. Siguro, may kausap ka ng iba, no? Siguro, pinagpalit mo na ako sa iba. So, lesson I learned from this, next time you are not treated right, isipin mo na lang baka may pinagdadaanan lang yung tao. Isipin mo na lang baka hindi talaga yung tamang timing, 'di ba? Isipin mo na lang na siguro may reason bakit talaga hindi magandang treatment niya sa iyo, or bakit naging ganoon ang sitwasyon. 'Di ba? There's so many good things in this world na we have to focus on kaysa sa mga negative. Alam niyo, I learned from my own experience. Mas maganda talaga mag-focus sa magandang bagay kaysa palagi tayong
pangit yung iniisip natin sa kapwa natin, lagi tayong napaparanoid, at saka pakiramdam lagi natin, tayong inaapi. Parang hindi siya maganda. I-try nyo na bigyan ng reason yung hindi magandang attitude ng ibang tao sa'yo. And let me know kung ano ba yung result para sa'yo. Kasi sa akin, palaging maganda yung result kapag ganun ako. Sige na, bye for now.